Ang nakakagalit at nakakalungkot na nangyari kay Gabriel Fernandez sa kamay ng nanay niya at ng boyfriend nito. Si Gabriel Fernandez, isang 8 years old, ay pinanganak on February 20, 2005 in Palmdale, California. Bait at masiyahing bata si Gabriel pero hindi siya nagkaroon ng magandang buhay. Ang kanyang nanay ay si Pearl Fernandez na ayaw nang mag-anak nang nabuo si Gabriel at nung pinanganak nga siya, iniwan pa siya nito sa ospital. Pinamigay ni Pearl si Gabriel sa mga lolo't lola pati na rin sa mga tito kung saan dito siya nakaramdam ng pagmamahal. In October 2012, sapilit ang kinuha ni Pearl si Gabriel para makakuha ng welfare benefits or ginamit lang niya si Gabriel para magkapera siya. Tumira si Gabriel sa bahay ng nanay niya kasama ang boyfriend nito na si Isauro Aguirre at ang kanyang dalawa pang kapatid. Sa loob ng bahay na to, nakaranas ng sobrang paghihirap si Gabriel. Kinakadena siya, nilalagyan ng medyas sa bibig, kinukulong sa mga kabinet at madalas ay pinapakain pa ng tae ng pusa. Ang unang nakapansin sa pang-aabuso kay Gabriel ay ang teacher niyang si Jennifer Garcia na nang pumasok siya sa school ay napansing meron siyang mga pasa at sugat sa buong katawan. Sa katunayan, tinanong pa nga ni Gabriel mismo kung normal lang ba nasaktan ng mga nanay at hampasin ng sinturon hanggang sa magdugo ang mga anak nila. Kinausap din ng isang therapist si Gabriel at sinabing pinilit daw siyang mag-perform ng oral blank sa kamag-anak ng magulang niya. Ang nakakalungkot pa dito, sinabi ni Gabriel na ayaw na niyang mabuhay. Sa mga sumunod na araw, mas lumala pa yung lagay ni Gabriel dahil pumapasok siya minsan ng halos makalbo na, sabog ang nguso, may mga marka ng pellet gun at may malaking pasa sa mukha na sinabi ni Gabriel na gawa ng mga magulang niya. Dahil nga sa sobrang lala ng kondisyon ni Gabriel, humingi ng tulong yung teacher niya sa mga social worker at dito niya nakausap si Stephanie Rodriguez at iba pang social worker pero walang nangyari. On May 22, 2013, dito matatapos ang paghihirap ni Gabriel. Binugbog at pinagtripan nila Pearl and Isauro si Gabriel gamit ang mga pellet gun, pepper spray, hanger at baseball bat to the point na nawalan na ng malay si Gabriel at hindi na makahinga. Tumawag sa ospital ang nanay ni Gabriel pero pagdating nila nagulat sila sa itsura ni Gabriel. Sinabi ng magulang ni Gabriel na nakikipagharutan lang ito nang biglang nawalan ng malay pero hindi siya pinaniwalaan dahil sa itsura ni Gabriel ng mga oras na yon. Meron siyang bali-bali na mga ribs, fractured na ulo, tanggal na mga ipin at marka ng pellet gun sa buong katawan. Dinala sa ospital si Gabriel pero 2 days later on May 24, 2013, binawian na siya ng buhay. According sa investigation, 8 months nang inaabuso si Gabriel kung saan tinatawag siyang gay or bading dahil sa mga tito niyang nag-alaga sa kanya before. Naparasahan din siya pag naglalaro ng mga manika at pinipilit magsuot ng mga damit pang babae. Dahil sa krimen, makukulong naman ang habang buhay si Pearl at ang kanyang boyfriend na si Isauro ay nahatulan ng kamatayan. Pati social worker din ang nakulong dahil sa lack of action nila sa kaso na to. Humingi siya ng tulong pero walang dumating. Siguro in some way parang mas okay na rin natapos na yung paghihirap ni Gabriel. E ano pa bang mas malala sa kamatayan kung yung mismong buhay mo ay mas malala pa sa impyerno?